Ma'am Dorothy at Sir Mario, ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa pagpapalaw po ng inyong minamahal na anak. Sir, maaari niyo po bang ikwento sa amin, no, kung ano po yung nangyari noong April 8, 2024? Asan po ba ang inyong anak? Sino yung mga kasama po niya? At paanong siya po ay nabaril ng riding in tandem? Ako po pumasok sa office. Ngayon, yung asawa ko nasa bahay naman. Pero before that po, nasabi niya sa akin na meron siyang meetings na pinagtatrabuhan niya. Phil-am yata yun. And then, ang sabi niya, 9:30 yung ano namin ma. So, dinner na lang po tayo sa gabi, sabi niya. Kasi may meron akong meeting sa dyan sa Manangat, Kawayan, Luxor. Ngayon, mga 2:41 ng tanghali, nag-send sa akin ng anak ko ang isang form na Form 1905 from BIS Form 1905. Sabi ko, ano to anak, para saan to at kanino ba to? Sabi kong ganyan. Pero ang nakita ko sa cellphone ko, 303 na yung message niya sa akin. Inaantay ko yung reply niya, pero hindi siya po nag-reply ng oras na yon. Ngayon ng mga 3:30, may tumabag po sa akin. Iba po yung naantay kong tawag. Antay ko na yung anak ko daw. Yung manager ang tumawag, manager nila sa insurance. Kasi ang yung anak ko, sales agent, kumbaga. Okay. Tapos, po? Tapos, yung manager ang tumawag sa akin na sabi niya, may tumawag daw sa kanya na yung anak ko na disgrasya. Ang akala ko po naman disgrasya sa motor kasi nagbumotor po siya. Opo. So ang nasa isip ko, motor yung na-disgrasya sa disgrasya. Tapos ang nang pumunta ako sa crime scene, tumakbo ako ng nakita ko na po yung four-wheel na sasakyan namin. tapos meron ng yung mga butas sa may salamin, sa driver's side. So, ang sabi ko, nakita ko na yung anak ko doon na nakahandusay. Parang wala nang buhay. Sabi ko, naku ang anak ko, iyak ako nang iyak, nag-hysteria. Kasi nakita ko na yung parang butas dito. Opo. So, in short po, madam, no? Ang una po ninyong balita ay motorcycle accident lang, pero nung kayo na po ay pumunta sa mismong scene of the incident, ay nakita nyo may biglang may mga tama pala ng bala ang inyong sasakyan. So obviously, hindi po siya aksidente. Talagang pinatay po ang inyong anak. Yes. Sir, ma'am, at that time po, meron na po bang mga pulis na nandun sa crime scene? Oo, pagdating ko po doon, meron na pong ambulansya, meron na pong pulis. Tsaka soko yata yun. So nagkakaroon na po ng initial investigation na cordon na, kumbaga yung crime scene po. Opo. Sir, ano na po yung latest doon sa investigation? So far, wala kang resulta. Wala kang development kasi. Pero nagmo-move na rin sila. Okay. Ito po yung mga kailangan. So ongoing pa po, sir, no, yung investigation? Ongoing, yes. Ongoing. Pero sir, kilala nyo po ba kung may kasama po ba ang inyong anak nung nangyari itong pagbaril sa kanya? Meron po siyang kasama daw na nakita ko po yung babae na kasama, bumaba po sa sasakyan. Police Lieutenant Colonel Rogelio Remiendo Jr. Siya po yung Chief of Police ng Vigan City, Ilocos Sur. Magandang hapon po, Colonel. Yes sir, good afternoon din po. Ayan po, Colonel, si Attorney JV po ito ng ACCIS Party List. Gusto lang po namin sanang itanong, ano na po yung update natin doon sa nangyaring killing nung by riding in tandem noong April 8 dyan po sa Maybigan? Yes sir, magbigay lang ako sir ng kunting background, no, kasi actually sir, nag-assume ako office yesterday lang, then kanina lang yung turnover. Actually nasa akin yung case paper. Yes sir, kakaupo ko lang sir. Kakaupo niyo lang po pala. Okay. Sir,
Kakaupo nyo lang po pala as the chief of police ng Vigan City. So I understand, baka hindi pa po naparating sa inyo yung pangyayaring ito. Hindi, actually sir, aware ako kasi ako din na assign ako ng provincial office at the same time ako ang operation officer. Opo. Mayroon din akong kwan dito kasi nagkaroon din kami ng case conference na ang nag-preside si provincial director. Pero sabi ko nga sir, kahapon lang ako nabigyan ng order, nag-effect kahapon, kanina lang nagkaroon ng turnover. Actually sir, kaharap ko dito yung kwan, nasa harapan ko yung investigator on case natin and tinitignan ko yung case folder, pinag-aaralan ko. And sabi ko nga, sa ngayon sir, gumagalaw naman, tama din kasi narinig ko yung sinabi ni Sir Mario, gumagalaw naman yung concern natin, gumagalaw naman yung investigation natin. Okay. Sa ngayon sir, sa ngayon. May mga... Colonel, ano daw po ang motibo, Colonel, base po sa initial na investigation po ninyo ngayon, ano po ang motibo po ng pagpatay po dito po sa biktima? Ma'am, wala pang malinaw sa ngayon. Kasi sabi ko nga, actually may plano akong pumunta sana ngayon ng Kawayan kila Sir Mario. Kaya lang yun nga, tumawag kayo sa akin ma'am. Kasi bago mag-start yung turnover, kinausap ko yung investigator on case natin na pupunta sana kami. Yun nga lang ito, nai-schedule tayo para sa live interview. Anytime kasi pupunta talaga ako at ako mismo ang mag-susubaybay at mag... Colonel! Doon po ba sa area of the crime, na-check na po ba natin kung may mga CCTV po doon o kaya may mga eyewitnesses naman tayo? Actually sir, yan yung isa sa tinutukan namin nung last na case conference namin. May mga CCTV tayo, nasundan natin yung gunman hanggang sa isang barangay. Kaya medyo ngayon, sa ngayon, gumagalaw yung mga operatiba natin. Kinausap ko sila na masinsinan. Kailangan... Kahit pa isa-isa, pa dalawa o kahit konti lang yung information natin, ang importante, meron tayong ginagawa. Yun yung sabi ko. Ayan. Sige po, no, we'll leave you at that sa inyo pong investigation. Ma'am Dorothy Tugade, sa mga huling pag-uusap po ninyo ng inyo pong anak, wala po ba siyang na-mention sa inyo na kaalitan po niya? Wala po siyang sinasabi sa akin na may kaalitan. At saka... ever since po yan, hindi po mahilig sa trouble o yung anak kong yan, mabait po yan. Walang kaaway, walang ano na sinasabi sa akin, wala. Alam ng mga tao talagang wala siyang kaaway, ma-cute na, ma-friendly yan na bata yan. Okay. Lieutenant Colonel Rogelio, pwedeng i-check na lang din natin siguro yung mga possible na lang na mga motibo dito. Kung yung mga relationships niyan, ni Sir Marion, na-mention kanina, Shari, no, na dati palang mayor itong si Sir Mario at yung ating biktima mismo ay dating SK chairman. So, eto, mga interesting points na pwedeng maging motive dito or baka yung work niya as a sales agent. Patignan na lang din po, Lieutenant Colonel Rogelio. Yes, sir. Lahat yan, sir, titignan namin, pag-uusapan namin ng investigator on case. Sabi ko nga, sir, nandito ngayon yung IOC natin. Nag-uusap kami tungkol dito sa pangyayari na ito, sir. Okay. Meron na po ba kayong na-interview din po ng mga witnesses o yung mga investigador po on case? Maliban dun sa kasama niya na babae nung time na nangyari yung pamamaril, so far sa ngayon, masasabi ko, base dito sa pinangahawakan kong dokumento, wala pa, pero meron kaming mga request para sa comparison or cross-matching nung recovered shell and... slug. Okay, sige. Siguro after po nito, baka pwede nyo rin pong maimbitahan po ang kaanak para po maimbestigahan din po or ma-interview din po. At ngayon po ba, Ma'am Dorothy, si yung victim po ba natin, si Mr. Marion, ay may naiwang asawa, pamilya, anak? Wala po, single po yung anak ko. As far as I know, wala po siyang... pinapakilalang girlfriend sa amin. Kasi minsan lang nagpakilala ng girlfriend sa amin yung anak ko. Pero iwalay na rin sila. Ito po yung riding in tandem. Baka meron din tayo mga netizens na kilala din. Opo, kung kanino, no? Baka kung kanino yun, namumukaan nyo. Oo. Ayan, Shari. Ayan po, no? So mas malinaw lang at mas malapit na photo
screen capture po ng CCTV footage ng ating mga riding in tandem. Sila po yung bumaril dito sa anak ni na Ma'am Dorothy at ni Sir Mario Tugade. Kung meron pong nakakakilala sa kanila, maari lamang pong i-communicate po natin dito sa ating kapulisan kay Lieutenant Colonel Rogelio Remiendo ng Vigan City, Ilocos Sur, PNP. So, Madam, no, narinig nyo naman po kanina si Lieutenant Colonel, ongoing pa po yung investigation. No? So, sa April 8 lang naman po ito nangyari. Yes. Ang gagawin po natin, Ma'am, magkakandak po ng interview sa inyo rin itong ating mga kapulisan para lang din baka may information, mahalagang information na makuha nila sa inyo, makakatulong po sa kanilang investigation. Pero rest assured na imo-monitor po natin itong kaso po ninyo at sana mabigyan po natin ng hustisya itong si Marion at mahanap naman natin, Shari, itong riding in tandem. At para maiwasan na, baka naman may mabiktima pa ulit itong dalawang to. May motibo. Siguro matindi ang motibo nito. Colonel Rogelio? Yes, ma'am. Yes, opo. Colonel, baka maaari po nating makita yung ibang ebidensya gaya po ng cellphone po ng biktima, yung mga malapit dito, maimbitahan po natin, ma-interview. Baka may alam din po sila sa pagkamatay po ng biktima. Mga yes, witnesses ma'am. Po, opo, yung mga kaibigan, tropa, yung pamilya, maimbitahan na po natin. And from time to time, Colonel, kami po ay manghihingi ng update sa inyong tanggapan para po ito po ay matulungan din po natin yung pamilya po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, ma'am, meron ng waiver si Sir Mario na i-open namin yung cellphone. Kaya lang, meron siyang PIN. Kaya base dito sa latest na usapan namin nitong IOC, ang nakita niya, may mga convo tayo na tinitignan ngayon. Yun yung one, base dito lang sa latest na sinabi sa akin nung ano. Nung, kaya sabi ko nga, ma'am, gumagalaw yung investigation natin. Don't worry, from time to time siguro. Anyway, alam ko naman na yung number mo, ma'am. Rinawin din siguro kung hindi kayo busy or hindi ako busy. Tawag ako sa inyo para may mga updates kayo kung ano man yung mga ma-receive din natin. Pero sabi ko nga, ma'am, wag muna nating i-divulge. Yes, sir. Naiintindihan okay. po namin. Maraming salamat po, Lieutenant Colonel Rogelio Remiendo Jr. ng Vigan City PNP. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. So, Ma'am Dorothy at Sir Mario, ganun na lang po muna sa ngayon. Ongoing pa naman po yung investigation at ang mahalaga po ay you got the assurance na gumugulong po yung paghahanap dito sa suspects or so gumawa po ng karumal-dumal na krimen sa inyong anak. So we will keep you updated po, Ma'am Dorothy at Sir Mario. Salamat po. Ayun. At siguro ipapasama na din natin yung sinasabing kasama daw pong babae. Yes, yes. Opo. And I think nakuha na naman na ng ating kapulisan yung statement netong kasama po niya. Opo. Sige po, Nanay, muli po ang aming pong taus-pusong pakikiramay. And huwag niyo pong ibababa yung linya. Kakausapin pa rin po kayo ng mga staff po namin para sa iba pong detalye po. Sige po, ma'am. Salamat po at magandang hapon po. Maraming salamat po.